Ang anak, linat mong sirain. Subo ka pa? Kompleto na ba ang lahat? Joseph, paano mag-lead ng player? Ama, salamat sa araw nito na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat din po sa pagkain inyong binigay sa aming harapan. Naway magbigay kalakasan sa aming katawan. Amen. Ay, hala. Ano, buhay pa yan? Dahan-dahan kasi. Kaya mo na yan. Ano lang kakain niya mamaya. Salamat, Joseph, ah. Isa ka talagang tunay na kapatid. Kaya ka paborito ni Itay, eh. Pati ba naman sa pagtulog mo, nag-iingay ka? Pasensya na kayo. Hindi kasi maganda yung panaginip ko. Nagising ko ba kayo? Hindi, okay lang. Si tatay lang naman kasi ginising mo. Tapos ginising lang naman kami ng isang oras para pumunta sa shop. Ang husay mo kasi. Bakit? Ano ba panaginip mo? Hindi ko na masyado matandaan kung paano nagsimula. Basta naalala ko na lang na parang may humahabol sa akin. Pagkatapos, bigla na lang ako nabangga. Nabangga ng ano? Lobo. Lobo? Kuya, kuya, pwede pa ka sumalit? Sige, pwede, pero ikaw ang taya, ha? Sige ba, wala problema. Ayusin mo, ha? Salam, ha? Ayusin mo. Ego, konti, men. Bakit doon? Parang bako. Joseph, gumising ka na nga dyan. Mukha napapasarap ka naman sa tulog mo, ha. Tanghaling tapat na. Uy, gumising ka na dyan.
Good morning, Pa. Good morning, Ma. Morning, Dad. Good morning, Joseph. Magpasal ka na. May gata sa tinapay dyan. Thank you, Ma. Pa, pwede ba akong pumunta ako mamaya sa shop? Ano naman naisipan mo? Tangkang dress ka sa shop? Wala lang. Gusto ko lang makita kung anong ginagawa doon. Kung paano patakbuhin yan. Alam mo naman, di ba? Aba, malaki talaga itong pamulito ko, anak, ha? Huwag ka maingay. Baka marinig ka ng mga kapatid ni Joseph. Ah, ganun ba? Atensya na. Sige, pumunta ka lang ngayon at mag-observe ka doon. Tingnan mo rin mga ginagawa ng kalokohan ng mga kapatid ko. Sige, pumunta ka na. Kawa ka ng Diyos. Eh, grabe ang ulat sa labas. Kaya nga eh. Eh, doon tayong sushi, makakain ka. Nagutom na ako. Irasyemase! Ah, miss, excuse me. Hi, ano pong order nyo? Yung bestseller nyo. Ah, miss, ano yung drinks nyo dito? Ah, meron po kaming coke o cha. Ako, lala lang. Ah, thank you. Ano ba? Ay, yung ano na lang, sushi nyo na bestseller, good for two. Yun lang. Thank you, miss. Thank you, po. Ako nga, hindi ko iwan ko, baka makikisiroso. Ay nako, malamang pinapunta lang ni Papa yan dito para magmasid. Good morning! Nakaga nyo pala dito, ano? Ano? Gusto ko malaman ko yung ginagawa niyo sa buong araw. Kasi gusto ko yung maluto ko ng ginagawa niyo. Hindi ka pwede dito kung tutunga-tunga nga ka lang. Alam ko yun, kaya kung may tutulong ako, tutulong ako. Hoy, Joseph! Ibigay mo to doon, sa dalawang babae, sa maliit na mesa. Ay, no problem. Kumusta ka na? Ayos naman. Sorry for waiting. Fresh your order. Sorry for waiting. Sige, thank you. Kasi may cola. Pwede pa kayo serve na lang. Ah, sige, pa. Thank you. Kain tayo. Ano, Joseph? Okay ka na? Okay lang. Oh, Joseph, last na to ah. I-deliver mo to sa exact address. Ha? Di ba pwede mag-deliver? Tsaka, di ko pa alam at kilala yung mga customer nyo. Tingnan mo sa mapa, nakasulat dyan ang lahat ng lilikuhan mo. Para hindi ka maligaw. Kailangan ma-deliver mo yan bago mag-12. Kasi, kung hindi mo ma-deliver ng maaga yan, ikaw mag-aabono yan. Tingnan mo, 11:30 na. Bilisan mo. Sige, sige. Ano nga ba sinasabi ko sa inyo eh? Kaya hindi ko pwedeng iwanan sa inyong kapatid niyo eh. Tingnan nyo na lang ang nangyari sa kabayan niyo. Patawarin niyo na pa kami pa. Hindi po namin lubos akalain na magdudulot po ng trahedya yung pag. Yung pag? Yung pagtulong niyo po sa amin pa.
Anong pagtulong? Alos ginawa niyo na nga akong alipin doon eh. Sobra-sobra yung mga inutos niyo kahit bago lang ako, inutusan niyo na ako mag-deliver. Kung hindi ka kasi pupunta-punta doon, at hindi ka nagmamarunong, hindi ka sana magkakaganyan. Hindi kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Ang laki-laki na nga ng kalsada. Tingin kaliwat kanan, mamabangga ka pa. Hindi ka ba naman? Hindi ba naman ano? Yan ang hirap sa inyo, palibasa. Hindi ko talaga kayo mga kapatid. Kaya ganyan mga trato nyo. Joseph, umigil ka. Totoo naman pa, di ba? Anak mo sila sa iba't ibang babae. Pero si Mama Lai yung talaga yung pinakama... Wala kang karapatan magsalita sa mga kapatid mo ng ganyan, Joseph. Ang ingay na naman ni Joseph kagabi. Di na naman ako makatulog. Pasensya na. Nanaginip na naman kasi ako kagabi. Nung labing isang bituin, yung makasakad ako. Anong ibig mo sabihin? Mas mataas ka pa sa amin, mas kakamagkakapatid? Okay ka lang sa mga sinasabi mo? Hindi ko alam. Pati yung buwan at araw yung mukha sa harap ko. Hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin nun. Pero nung panaginip ko ng isang buwan, nagkatotoo. Tungkol dun sa lobo. Ang ibig mo bang sabihin? Pati kami ng iyong inay, lulod sa'yo? Kawaan ka sana ng Diyos sa mga sinasabi mo. Joseph, lagi mo ng mga kapatid mo. Kaya tayo. 22? 20. Sige, paalis na ako. Alam ba ni Papa, nagpala mo kayo? Hindi, sabi ko naman kami dun. Gusto mo ba sa mga? Hindi, ayoko magalit si Papa. Saka pagkakain na kaya ako kayo kinawar. Nag-aalala na yun. Matatagal ko. Sige, mga nanakaw. Sige, magingin ka. Sige. Oy, oy, oy! 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 Ano yan? Ito, ito. Kapatid, hindi ba ganda kung saktan pa natin siya? Bukod dun, wala naman tayong mapapala kung papatayin natin siya. Ang maganda, ibinta na lang natin siya para magkapera pa tayo. Mukhang magandang idea yan. Sige, mas okay yan. Kaso saan natin siya ibibenta? At sino ang bibili sa kanya? Huwag kang mag-alala, may alam ako. Sino kayo? Leobin? Simeon? Levi? Dan? Sino kayo? Oy! Sino kayo? Sabi ko na nga ba, babalikan niya ako eh. Sino siya? Ano ibig sabihin nito? Huwag ka na lang mag-ingay. Diyan ka lang. Joseph! Joseph! Nanap mo ba ang kapatid mo? Nanap po namin pa. Hindi po namin makita. Joseph! Joseph! Anak ko! Joseph! Joseph! Ma, pa, manunod daw doon kagabi. Ma, ito lang po yung nakita ko doon. Bakit Joseph to?
Bilisan na pala kayo. Bilisan nyo nga. Oh, andyan na pala kayo. Sa sumaba ulit. Oh, ano ba yung nabili mo? Oh, nalugi ka. Hindi po, sir. Mura-mura lang po ito. Tsaka mukha pang masipag. Kaya sigurado akong di tayo lugi dito. Ganun ba? Sige. Siguraduhin mo lang ah. Dahil ikaw mananagot sa amin kung may nagawa kapal pa kanyan. Oh, sige. Papuntay mo na sa kwarto niya yan. Yes, sir. Bilisan niyo. Diyan yung bilisan ah. Bilis ka na. Anak na. Sira yata. Sir, ayos na po kayo? Hindi. Ano pong problema? Baka may maitulong ako. Ano bang alam mo? Katulong ka lang dito ah. Di ba? Pasensya na po. Aalis na lang po ako. Oh, sandali lang. Pasensya ka na. Sira kasi itong ginagamit kong laptop eh. Sandali lang po. Baka pwede kong matingnan. May kunting nalalaman naman po ako din kahit konti. Sige, try mo. Mo. Sir, na-drain po yata yung computer, kaya po matagal bumukas. Siguro pag mga 10% na lang po yung battery, i-charge mo na lang po para hindi po masira kagad. Ganun ba? Diyan kasi yung mga importanteng dokumento ko eh. Hindi ka lang pala matalino, sipag ka pa. Hindi naman po sa ganyan. May pag-uutos pa po ba kayo? Magpapahinga na po ako. Wala. Pero teka, interesado ko ba maging sekretary ko? Kasi yung sekretary ko eh, paalis na. Baka gusto mong pumalit. Madali lang naman yun eh. Ituturo niya siya bago siya umalis. Matalino ka naman, masipag. Kayang-kaya mo yun. Ganun po ba? Parang hindi naman po ako nararapat sa pwesto na yan. Pero sige po, susubukan ko. Alam ko naman yun eh. Na hindi ka pinababayaan ng Diyos mo. Lahat ng ginagawa mo. Bakit po, ma'am? Pag-uus ka po. Wala naman. Napagod ka ba? Opo. Ang dami palang ayusin dito sa bahay mo. Sipag mo kasi. Nakakawala ba ng pagod to? Joseph! Ay nako, tinutulugan na naman ako. Daka na nga, alis na ako. Itabang-tabang na nandito si Joseph. Oh, Joseph. Asin mo sila? Mga magulang ko po. Si
Siguro masasabi ka nung makita sila, no? Opo, sobra-sobra. Kaso, ang layo pa nila. Ay nako, huwag kang mag-alala. Tinuturing ka naman namin parang tunay na kapamilya dito eh. Kaya huwag mo na sila mo. Ano ba nag-uusap pa tayo? Tuloy na pa. Ano ba? Usap tayo sa glit lang. Tuloy na pa, tuloy na pa. Oh! Hey Joseph! Magubad ka! Ayaw nga po! Magubad ka sabi! Ayaw nga po! Porkit wala ang asawa mo dito, pwede nyo nang gawin ang lahat. Ah, ganon. Sino ka para magsalita? Lahat na gusto kong gawin, kaya kong gawin. Pwede nga kita ipabugbog ngayon din eh. Pabugbog mo na ako ipabugbog. Pero hindi ko sisirahin yung tiwala na binigay sa akin ng asawa mo. Kahit nasa magkagamalang lugar ako, may katiwalaan pa rin niya ako kahit hindi ko siya kadugo. Ah, ganon. Sumasagot ka pa. Magubad ka nga sabi! Ayoko nga po. Ah, ganun na. Okay na nga to. Ayoko nga po. Akin na sabi. Ayoko nga po eh. Akin na. Tulungan niyo ako, Rip! Tinalay pa ko tulong! Rip! Lakas din ang loob mo gawin sa loob ng pamamahay ko ah. Sir, kahit patayin niyo pa po ako, alam na Diyos, wala akong ginagawa, binabalak mo lang sa asawa mo. Tapos kitang pakainin, bihisan, tapos ganito lang igaganti mo sa akin. Dapat sa'yo mamatay! Mahal, hindi naman sigurong nilalabot sa kanyang kamatayan. Kulong siya! Sir, huwag po! Kulong! Nabahala dyan. Hindi, ganyan na yun. Boy, liga nga dito. Ako po. Bingi ka ba? Bulag ka ba? Ikaw nga! Pag ikaw tinatawag, lumatid ka agad ah. Uden no doshimasu. Dai se no. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. Magsigarilyo kayong lahat. Ngayong araw na to, tinatalaga ko si Joseph bilang tagapagbantay ng punong sada na to. Oh, si Joseph. Boo! Kuto yan, boo! Wala si Ariyan. Ahemek! Ayoko na maraming tanong. Ako ang batas dito at ako ang masusunod. Masarap rin itong batang to eh. Sip-sip kasi. Tumahimik ka na nga lang dyan. Di yung kung ano-ano pinag-aatupag mo. Halika na nga, Joseph. Sige po, susunod po ako. Sige. Ang sibalik na sa kanya-kanya yung sida. Yes, ma'am. Boss, mukhang balisata kayo. Ano po nangyari? Ha? Mukha ba? Wala namang nangyari. Hindi ko lang kasi maintindihan yung panaginip ko eh. Ah, ganun ba? Ano ba panaginip mo? Kasi ganito yun. May dalawang lalaki sa panaginip ko. At meron tatlong baso. Yung lalaking nakaupo sa parang isang trono at yung isang lalaki ay nasa tabi niya. Binigay ng lalaki sa baba ang unang baso at ininom ito nang nasa taas hanggang sa maubos ang tatlong baso at tumayo ang lalaking nasa upuan. Kinuha ang kamay ng lalaking nakaupo at tinulungan siyang tumayo.
Ang Diyos ko po nagbibigay ng paliwanag sa pamamagitan ko. Maaari ko po ipaliwanag kung gugustuhin mo. Ah, ganun ba? Sige, makikinig ako. Ang dalawang lalaki sa panaginip mo. Ay ikaw at ang kaibigan mo. Hindi ko alam kung sino ito sa buhay mo. Basta, malapit ito sa'yo. Yung lalaking sinasabi mo, matalik kong kaibigan, yun. Siya din ang dahilan kung bakit ako nandito. Talaga po? Bakit daw po? Mamaya ako nasasabihin, ituloy mo ang pagpapaliwanag mo. Ang ibig sabihin ng tatlong baso, ay yung inabot sa kanya ay tatlong taon. Habang lumilipas ang taon, unti-unting nawawala ang galit ng kaibigan mo. At sa ikatlong taon mo dito, ay makakalaya ka sa tulong ng kaibigan mo. Talaga? Totoo ba yung sinasabi mo? Kung totoo man yan, nagpapasalamat ako sa lahat ng sinabi mo. Hindi pa ako nagkamali sa lahat ng bagay na sinabi sa akin ng Diyos sa panaginip ko. Kaya, hindi rin siya pwede magkamali magsabi sa akin kung ano man yung ibig sabihin ng panaginip ng iba. Talaga? Kung totoo nga yung sinasabi mo, ipaliwanag mo nga itong panaginip ko, kundi tatamaan ka na naman sa akin. Sige po, ikwento niyo. Pareho rin ang kwento niya. May dalawang lalaking nakaupo. Yung nasa baba, may dala siyang tinapay. Kinuha na ng lalaki nasa taas yung isa at saka pangalawang tinapay. Ngayon yung pangatlo, sinuka niya ito at dinura. Hanggang may tawagin siyang mga lalaki at pinadampot niya yung lalaki nasa baba. Sigurado ka po na gusto mo malaman ang paliwanag sa iyong panaginip? Paliwanag mo ha. Baka tama ka sa akin ngayon eh. Sisi ka lang. Ito na. Ang dalawang lalaki sa panaginip mo ay ikaw at isang taong malapit sa'yo. Yung tatlong tinapay ay sumisimbolo sa tatlong taon. Sa ikatlong taon mo dito, ay makakalis ka na. Ha? Papalayain na ako? Woo! Thank you! Yes! Hindi po. Eh ano? Dadalhin po kayo sa malayo at doon po kayo nakatulan ng bitay. Hindi totoo yan! Put your hair to some trouble. You did it again. Ay, ikaw! Lala ka na! Po! Ha? Baka niluloko mo na ako ah! Baka katigil ko sa akin. Eh, gusto mo ata ang mabulok dito eh! Hindi po! Nasama na po! Joseph! Joseph! Papalayain na ako! Nagkatotoo lahat ng mga sinabi mo! Huwag kang mag-alala! Hihingi ako ng tulong kay Kirio. Talaga po? Salamat naman. Hahatayin ko po kayo. Sana matulungan niyo ako para makalabas dito at makasama ko na rin yung pamilya ko. Mag-ingat po kayo. Huwag kang mag-alala. Sana lagi kang gabayan ng Diyos mo. At ikaw, laya ka na rin. Talaga? Yes! Yes ka dyan. Uy! Saan niyo ako dadalhin? Uy! 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 Monica! Saan niyo ako dadalhin? Uy! Ay! Mas.
Siya nga po pala yung sinasabi ko sa inyo na magpapaliwanag ng panaginip niyo po. Ah, siya na ba yan? Talaga bang natupad ng bata yung sinasabi niya sa panaginip mo? Ah, anong pangalan mo? Saan ka nakatira? At paano ka nga pala nakatira? Ako po si Joseph. 15 taong gulang. Pag-uusaka po ako. Kaya pa ako nakulong kasi napagbintangan po ako. Ah, ganun ba? O sige, makinig ka sa panaginip ko. Isang araw, may 7 baka akong nakita. Maganda at malulusog. Ang mga bakang ito ay pinakamaganda sa mga nakita ko. Sa kabila ay biglang dumating ang 7 bakang mapapayat at mapuputla. Pinakapangit sa lahat ng nakita ko. Lumapit sila sa magandang baka at kinain nila ito. Ngunit hindi naman sila tumaba at ganun pa din. At bigla akong nagising. Yung pangalawang ko namang panaginip ay tungkol namang sa 7 magagandang bulaklak na umusbong. Masisigla ang kulay nito at talagang namang kaakit-akit sa paningin. Maya-maya ay may 7 ligaw na bulaklak ding umusbong at kinain ito ang 7 masisiglang bulaklak hanggang sa malanta at mamatay. Pagkatapos nito, bigla na lang akong nagising. Ito po ang ibig sabihin ng inyong panaginip. Ang dalawang kwento niyo po ay isa lang ang ibig sabihin. Ang 7 baka at ang 7 bulaklak na masigla ay 7 taon po ng kasaganahan sa iyong pamumuno, pananalapi at pangkalahatan. Ang 7 hindi magandang uri ng baka at 7 ligaw na bulaklak naman ay sumisimbolo ng 7 taong krisis na darating pagkatapos ng 7 taon na kasaganahan. Kayo po ay binigyan ng Diyos ng mga palatandaan sa mga mangyayari sa inaharap upang kayo ay makapaganda ng maayos sa darating na krisis. Ganun ba? Magaling! Maaari ko bang malaman sa Diyos mo kung anong dapat kong gawin upang dumating man ang krisis ay mapaghandaan namin? Huwag talaga po kayo ng tao ninyo mapagkakatiwalaan na siyang makakasiwa sa bagay na ito. Sa ilalim niya ay magtalaga kayo ng mga tao sa iba't ibang departamento na makakasiwa naman sa iba't ibang bagay gaya ng negosyo, pananalapi at iba pa. Lahat ng departamento ay dapat magbigay o magtabi ng kikitain na higit ay 5 ng kanilang mga kita. Sa loob ng 7 taon ay gagawin upang paghahanda sa darating na 7 taon na krisis. Magandang suggestion yan. Minaisip na po ba kayo kung sino ang itatalaga ninyo? Meron na. Mabuti naman po kung ganon. Sino po yung napili nyo? Ikaw. Ako po? Oo, ikaw nga. Next customer, please. Ito po yung bayad namin para sa ngayong buwan. Pasensya na po, walang-wala po talaga kasi kami ngayon. Kaya kulang po yung bayad namin sa ngayon. Sa susunod na lang po, dadagdagan pa namin. Ha? Ano ibig mo sabihin? Ano pangalan mo? Mika, pwede mo kayo record dito? Yes, sir. Ilang araw ang buwan, kulang. Last 3 months, kulang pa din. Tapos pati ngayon, kulang pa? Pasensya na po. Wala kasi kaming pambili ng pagkain ng mga panahon na iyon. Kaya binawasan namin ng kaunti yung pangbayad namin para sa pambili namin ng pagkain. Anong pasensya? Yung negosyo yung to, hindi uso ang pasensya. Kailangan pa po ba? Paano ba tumadal sa nakalagay dito?
Mamaya, niluloko nila kami. Asa na mga magulong nyo? Ang ama namin ay nasa bahay. Ang ina na namin, namatay na 5 taon na nakalipas. Ilan kayo magkakapatid? Para kulong yung nakalagay dito sa record mo. Yung 8 po ay nasa labas. Yung isa naman po ay... Ano? Ano yung nangyari sa isa? Wala na po siya. Nalunod po siya nung maliit pa siya. Nalunod? Sa dami niyong yan, walang tumulong sa inyong kapatid? Hindi po. Hindi po namin alam kung paano siya napunta roon. Basta may nagsabi po sa amin na may nalunod sa ilog na yun. Tanging damit na lang ang namataan namin at wala na ang katawan niya. Ah, ganun ba? Nakasal pa dito na meron kayong isa pang kapatid na lalaki. Asan siya? Ganun ba? Nakalagay din dito na meron kayong sushi chef dati. Ano nangyari? Ba't nalugi? Simula nang nawala po yung kapatid namin, tinamad na ang aking ama na patakbuhin ang kanyang negosyo. Okay. Tama na ko ituwan. May bago kasi kami patakaran dito ngayon. Kailangan malaman namin yung mga pinapotong namin kung nagsasabi ba sila ng totoo. Dali niyo ang kapatid niyo dito ng bulso. Ha? Anong bagong patakaran yan? Ba't di namin alam yan? Ba't ngayon lang namin nalaman to? Bilang panigurado na babalik kayo at magsasabi kayo ng totoo, maiwan ang isa niyong kapatid dito. Kulihin siya. Halika. Teka, sino ko tatay? Talang. Tumahimik kayo! Kung hindi, mananagot kayo lahat. Umulis na kayo, dali niyo ng buso niyong kapatid. Nang malaman ko kung nagsasabi kayo ng totoo. Bilisan niyo. Marami pwedeng mangyari. Sa inyong kapatid habang wala kayo dito. Binabalikan tayo ng karma dahil sa ginawa natin kay Joseph, ah. Huwag ka nang maingay, baka may makarinig sa'yo. Hindi po naging maganda pa. Ha? Anong nangyari? Karoon lang ng konting problema. Kasi bago na ang namamahala sa paniningil ng pautang at naging hindi masyadong maganda ang patrato niya sa amin at kung ano-ano pang pinagbibintang. Pagkatapos, ano pa nangyari? Nasa si Simon? Yun ang problema, Ma. Si Simon po ang kinuha para maging kasigraduhan na makabayad kami sa susunod na buwan. Bukod pa dun, gusto niyang makita si Benjamin na aming bunsong kapatid upang malaman nga na nagsasabi kami ng totoo. Ha? Paano na nalaman na may bunso pa kayo kapatid? Nagtanong na po siya sa amin at sinagot lang namin po siya ng totoo. Kaya, napangako namin magbabayad kami ng buo susunod na buwan. Hayaan niyo na po siya sumama sa amin upang makabalik na po kami kasama si Simon. Sir, andito na po yung mga bisita. Sige, sinada ako. Oh, kayo pala. Akala ko din yung nababalikan yung kapatid nyo. Nandito na po yung kapatid namin. Katibayan po na nagsasabi kami ng totoo sa inyo. At nandito na po yung bayad namin ngayong buwan. Buo po ito. Walang labis, walang kulang. Ilabas niyo na po ang kapatid namin para makauwi na po kami. Hello? Hello? Oy, sagutin niyo. Hello? Gisingin niyo na yung kinuro natin yan. Baka hindi na huminga yan. Sige.
Anong ginawa mo sa kapatid namin? Magbabayad ka! Magbabayad ako sa inyo. Diyan na pala kayo. Sama na sinagalan nyo man lang. Biro lang, ano pa naman din niyo ako babayaan eh. Nika, ilabas ng papeles. Pipirma ko na yan. Yes, sir. Umuwi na kayo. Umuwi na sa kambabayo. Wala na po siguro. Hanggang alas 5 lang yung bus namin eh. Malapit na mag-alas 7. Ganun ba? Kung gusto niyo dito na kayo magpalipas ng gabi. Tamang-tama, may handaan sa bahay namin. Sige, papayag kami. Pero bukas, alas 5 pa lang na madaling araw, alis na kami. Kasi nag-aalala na ng aming ama. Sige, sige, walang problema. Masarap pala ang pagkain dito, no? Oo, no? Busog na busog ako. Aninit lang daw. Ay! Maganda palang mayaman. Masarap pagkain. At sa tulog! Masarap pala tumira dito, no? Ganda ng babae, oh. O, teka! Pinapabalik kayo ni boss. May problema kasi. Ano pala ba yan? Baka isa lang patibong naman boss mo yan, ha? Ay! Pinakain niyo kayo sa pamamahay ko. Pinatulog ko kayo. Pinagbigyan niyo kayo sa mga utang niyo sa akin. Pagkatapos, ganito na lang ang gaganti niyo. Bakit? Ano bang nangyari? Ano ba nang nagawa namin? May isang bagay lang naman nawawala sa akin. Isang importanteng bagay. Sinisigurado po namin sa inyo na wala kaming ninakaw sa inyo. At anong bagay ba yun? Nika, labas mo. Teka, teka, teka. Kaninong bag ba yan? Kay Benjamin. Ha? Ano? Ano? Ikaw pala nagmamayari ng bag na yan. Backpin siya. At kayo lahat makakawin na. Teka lang po, teka lang po. Pwede pala nagpag-usapan yan. Gagawin mo siyang alipin. Hindi, makakawin na kayo. Hindi. Kung ang gusto niyo po, ako na lang po ang gusto niyo ang gawin niyong alipin. Hindi. Hindi. Ako na. Hindi, ako na lang. Baka pwede po natin pag-usapan to. Manahimik kayo. Ako ang responsable dito at ako ang inaatasan ni Ama dito. Kaya kung gusto niyo po, ako na lang po ang gusto niyo gawin yung alipin. Bakit ba kayo nag-aganyan? Para sa isang hamak na batang yan? Isang batang pabigat sa inyong ama? At isang batang hindi ko alam. Bakit ba kayo nag-aganyan sa kanya? Sa totoo po, hindi naman po nalunod yung kapatid naming namatay. Sa katotohanan po, ibinenta po namin siya. Dahil nainggit kami sa kanya. Siya kasi ang paborito ni Ama. Oo. Nakita namin kung gaano kahirap ang pinagdanasan ng aming ama. Slalit nung nawala ang aming ina. Kaya araw-araw na lang kami iniusig ng aming konsensya. Oo nga. Kaya handa kaming iwis ang buhay namin para lang maligtas yung bunso namin kapatid. Kaya kung saan man siya naroroon ngayon. Tapos puso po kami humingi ng tawad sa kanya. Sana mapatawad niya kami. So, ganun na nga po. Tama na, mga kapatid ko. Ako si Joseph, ako ito. Si Joseph? Ano nangyari? Mga kapatid ko, alam niyo naman na hindi ko kayo magagawang ipahamak. Huwag kayong makonsensya o mag-alala dahil binenta niyo ako. Dahil dinala ako dito ng Diyos para makatulong at madagdagan yung buhay ng ibang tao. Mga kapatid ko, halika kayo. Kakapin niyo ako. Oh! Dance in the freedom we know. We're gonna dance, dance, dance.
you.